Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama natin sa banalang misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit. Lalong-lalo na para din sa intensyon at siguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sinamahan din natin sa banal na misa ito ang misa pasalamat ni Edwin at ni Jennifer Cabiling sa kanilang wedding anniversary. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagalaw mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng kiliw mong anak na namagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nananakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatuo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon.
Mula ngayon, tutungo ako sa mga himtil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisyo Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay alay, pagkat siyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Balik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, "Sapagkat ako'y paruroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Hindi natin maunawaan o naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Ang tinutukoy niya, ang kaniyang nalalapit na kamatayan at ang darating na muling pagkabuhay. Ang kaniyang kamatayan ay magdadala sa kanila ng kalungkutan. Umiiyak sila at nagdadalamhati para sa kanya. Ngunit ang kaniyang muling pagkabuhay na muli ay umakay sa kanila upang magsaya. Nagbigay ito ng pag-asa sa kanila. Binuhay nito ang kanilang espiritu. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Nang nagpakita ang muling nabuhay ni Jesus sa kanyang mga alagada, nakaranas sila ng matinding kaligayahan. Ang presensya ni Jesus ay palaging pinagmumulan ng kagalakan para sa atin. Sa tuwing nababatid natin ang presensya ni Jesus, palagi tayong nakakaranas ng kasiyahan at nagpapadama sa atin na ligtas, naligtas tayo. Ito ang dahilan kung karamihan sa atin kapag nakaramdam ng problema, kapag nakaramdam ng kalungkutan at pagsubok, tayo ay pumupunta sa simbahan. Dahil sa loob ng simbahan, nakakaranas tayo ng kaunting kapayapaan. Nakakaranas tayo ng kaunting kaligayahan. Kagaya ng naranasan ng kanyang mga alagad, nararanasan nila ang muling kagalakan kapag nakasama nila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Nang banggitin ni Jesus ang mga salitang amen, amen, ito ay nangangahulugan ng kahalagahan ng kanyang mga mensahe. Ang kanyang mga salita ay katotohanan. Ang kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan. Kapag sinabi nating amen, tayo ay nagtitiwala at tinatanggap natin si Jesus ang ating kagalakan. Siya lang ang ating seguridad sa buhay. Siya lang ang lakas at kaligtasan. Kaya nga pag sinabi ng pari, the body of Christ, sumasagot tayo, amen. Ipinapakita natin ang ating pagtitiwala at tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Ang ating pagsabing amin ay nangangahulugan ng ating lubos na pagpapasakop at walang pasubaling pagpapatibay kay Jesus sa kanyang mga salita. Ang ating pag-amin ay malinaw na nakatitiyak tayo na si Jesus ang ating muling nabuhay na Panginoon. Si Jesus lamang ang ating kaligayahan. Hayaang gawin nitong panahon ng Pasko ng pagkabuhay ang ating buong buhay na ganap na pagpapakita ng ating pag-amin, ng ating pagtitiwala kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas na panahon ng pangangailangan. Inalangin natin lagi tayong umaasa sa kanya. Ang ating pong itutugon,
Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinirap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hatid, panay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintahin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay makapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, o pambangin dapat mong gawing dalisay, ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay,
ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin at ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin natin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banala na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong upa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ito laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong upa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia.
Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagana ng dulot mong pagdiligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisat ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.